Bula, ah, bulate. Ibang pagkabulate, daming ginamay. Baka ano? Ayun natin ano. Ano, aluhipan nata yan. Ay, aluhipan. Aluhipan na puti. Aluhipan. Aluhipan pala yun. Busog. Ano? Busog na sila. Yan po mga katropa farming. Bali, ngayon po ay mag-ayos po tayo ng kulungan mga katropa farming. Bali, katulong ko po ngayon yung aking asawa. Ayan po, bali, nag-ano rin po siya. Bali, mamaya-maya po ako po ay magbabakod na po mga katropa farming. Bali, ayan po mga katropa farming. Ngayon po, medyo may ilang bakod na po dyan. Gagawa na po natin ng kulungan. Lagi na po nakakalpas itong ating mga alagang native. Kaya po, ngayon po ay mag-uumpisa na po kami, mag-utay-utay na po kami mga katropa farming. Bali, tayo po ay hindi na po tayo babayad ng labor mga katropa farming. Kami muna po ang gagawa. Paglalagay na lang po ng hollow blocks ay siguro po sakala lang po tayo kukuha ng gagawa pa nang sa ganun po ay makatipid po tayo mga katropa farming. Hello mga katropa farming, bali samahan niyo ako dito ngayon sa ating babuyan mga katropa farming. Tayo po ay mag-aayos na po itong ating babuyan. Mag-umpisa na po tayong magbakod mga katropa farming. Utay-utayin po natin, bali kami lang po muna mag-asawa ang gagawa. Nang sa ganun po ay makatipid po tayo sa labor mga katropa farming. Para po magkasya po yung ating budget mga katropa farming. Sa ngayon po muna mga katropa farming ay paliguan muna natin yung ating baboy. Kasi sobrang init ng panahon ngayon para po mag-matriskuhan sila. Lalo-lalo na po itong ating inahin na si Risa, ito po ay buntis na kaya kailangan po ay halos araw-araw po natin liliguan dahil ganito po kainit ang panahon kasi wala po tayong paliguan dito, wala po tayong dubluban ng ating mga baboy. Kaya po dapat ay lagi tayong magpapaligo mga katropa farming. Ayun po si Risa, kung mapasin po ninyo ay malaki na po yung kanyang tiyan. Bali, isang buwan at kalahati na po siya ngayon mga katropa farming. Ay. Ito naman po yung ating mga big mga katropa farming. Liguan din po natin mga katropa farming. Naglabasan ng iba. Naglabasan ako mga katropa farming. Ay. Andun yung malaki oh. Doon na lugmok. Isa po. Bali, isa po ay iligawan dito mga katropa farming. Ayan po mga katropa farming, bali ito po, bali nagpakuha na po tayo ng mga pauyan na gagamitin natin sa ating pambakod. Bali ito po, ayan po nag-start po tayo kahapon. Ayan po bali na yan po yung naibakod ko mga katropa farming. Yan po yung naibakod ko, tapos ngayon po ay dito sa part na ito dito tayo magisimula. Bali tatabagin ko po mga katropa farming itong part dito. Ayan po mga katropa farming, bali tatabagin ko po yan. Ayan.
Ayan po mga katropa farming, bali ito po yung inuutay-utay na po natin na gawain tong ating bakod. Medyo papalakihin po natin kasi ayusin na po natin kasi malimit na po sila makalpas mga katropa farming. Kaya po balik ako na lang po muna ang gumagawa mga katropa kasi kayang-kaya ko pa naman. Pag po hindi na natin kaya, saka na lang po natin ipapaupa mga katropa farming para tayo po ay makatipid. Itong space naman na ito mga katropa farming, bali lalagyan po natin ito ng tanim para po hindi po masayang yung ating bakanting lupa. Nasa ganun po kahit paano ay may pakinabang pa rin po mga katropa farming. Bali yan po yung ating lawak ng ating babuyan. Yan po yung lawak, yan po may mga pupuyang yan. Yan po yung ating idudugso ngayon para po medyo maluwang-luwang na po yung ating kulong. At sa ganun po ay maganda na po ang paggalaw ng ating mga baboy. Hinahanda na po natin sa pagdami mga katropa farming. Kaya po tayo ay nag-utay-utay na mga katropa farming. Ito naman po mga gabing ito mga katropa farming ay iwasan na lang po natin. Ang sa ganun po ay hindi na po masira kasi malalaki na po sila at matataba. Yan po, pwede po natin panggulay ang mga katropa farming. Kaya po itong tabing ito ay lalagyan po natin ng tanim. Kung ano po yung pwede natin itanim ay yung po ilalagay natin dyan mga katropa farming. Ito naman po mga katropa farming ay madali lang naman pong tabagin kasi ito po ay tambak lang po natin. Hindi pa po siya ganun kasindit. Kaya medyo madali pang mababae ng lupa mga katropa. Kasi po pag nagsabay-sabay na po yung ating tatlong ilahin na nanganak ay yan po ay marami bigla, maraming po bigla yan. Kaya po tayo ay naghahanda na po agad sa patuloy na pagdami ng ating mga baboy na sa ganun ay hindi po tayo masyadong mahirapan mga katropa. Yan po yung ating mga alagang baboy. Medyo busog na po ngayon yan kasi kapakain lang po natin. Malaki na rin po sila mga katropa farming. Yan po mga katropa farming, bali ang ilalagay po natin dito sa ating mga bakod na ito para po tayo ay makatipid, na ang ilalagay po nating bakod dyan ay steel matting din po, katulad din po na rin mga katropa farming kasi ito po ay mura lang po dito sa amin na nabibili, medyo mura-mura naman po, tapos po ay matibay naman po mga katropa farming kasi ito po bali tatagal po ito ng halos ilang taon po tatagal ito kaysa po dun sa kung kawayan po, kaya po yung mga kahoy-kahoy lang po ay kinakagat po ng mga baboy. Hindi po madali pong masira pag ganito po mga katropa farming ay hindi po nila kayang sirain mga katropa, kaya po napagpasyahan po naming mag-asawa ay ganito na lang po ulit, steel matting lang po ulit yung ilalagay natin dito sa ating mga pupuyan. Nang sa ganun po ay mas makatipid po tayo sa ating bakod. Kung sakasakali naman po na gusto ulit po natin palakihin yung ating kulungan ay madali po tayo makakapag-adjust kasi ito po ay tinatali lang po natin ang mga alambre mga katropa farming, kaya po madali lang po siyang baklasin. Pwede po nating pag po tayo ay lilipat, pwede rin po nating yung ang kagandahan dito po mga katropa farming sa steel matting, pag po tayo ay ililipat natin yung mga kulungan ay madali po nating matanggal kasi nakalambre lang po siya. Kaya po hindi po masasayang yung ating pagkabili mga katropa farming, kaya po yan po ulit ang aming ilalagay para po mahaba ang pakinabang natin mga katropa farming. Nang sa ganun ay hindi po tayo masyadong paulit-ulit yung ating kulungan. Tayo po ay okay lang naman po na mag-invest tayo ng ganitong mga steel matting. Ito naman po ay wala naman pong bulok kasi ito po ay hindi po basta-bastang kalawangin man po siya, pero hindi po siya masyadong kinakain ng kalawang mga katropa farming kasi po sila siya po ay may pagka-asiro. Yan po mga katropa farming, bali hanggang dito na lang muna itong ating video.
ako po ay magpapasalamat na sa mga solid na sumusuporta at saka po sa mga silent viewer natin dyan at saka po sa mga baguhan pa lang kung manunood. Ako po ay hihingi sa inyo ng pabor at ako po sa inyo ay maglalambing na palike and share po at pasubscribe at pindot na rin po ng bell button para po lagi tayong updated sa ating mga video yung gagawin. Hanggang dito na lang mga katropa farming, tayo sana po ay binasin tayo ngayong araw na to. Maraming maraming salamat sa inyo mga katropa farming. Bye bye.